apo ng mga silangga, lalo na po ng kaibigan ko na sinungboy nung nabubuhay pa. At salamat din po kay Pastor Bong sa pagbibigay ng pagkakataon na talakayin po ang tungkol sa song leadership. Ayon po kay Sir Pasamba, ay may kinalaman sa prinsipyo o standard ng music. Pero nais ko pong linawin sa inyo ngayong hapon na yung preparation ko po ay masigit sa technical. Marahil po pagkatapos nito, pwede niyo po sir ituloy yung kung maaga po pong matapos kasi hindi naman po mahaba yung aking pagtalakay. Pwede po ninyong ihatid para sa mga kabataan yung prinsipyo naman ng tungkol sa musika. Ano po? Alam po nating lahat na ang hangarin kung bakit may musika ay upang magbigay ng papuri at luwalhati sa may lalang o manlilikha. Pero anong ginawa ni Satanas, dinadivert niya po ito sa halip na siya'y mapapurihan, maluwalhati, naiinsulto po siya ng mga musikang makasanlibutan. Hello po. Yan. Nalala ko po muna, Sir Pasamba. Kung hindi 1991-1992, mayroon po akong kaklase naging kaibigan. Si Sir Nemi Pasamba. Roommate ko po siya sa AUP nung nagmamaster kami. At dahil sa kanya, yinaya niya po kami sa Lagaview Campus. Ang saya namin mula sa PUP, sumakay kami ng jeep papuntang Balibago, tapos sumakay kami ng jeep papuntang Tulo. Ngayon ang tawag ay Turbina. Nakabitin pa po kami doon sa likod ng jeep. Sabi ko, malayo pa ang Bicol, hindi yata kami tatagal. Mabuti pagdating po ng Turbina o Tulo noon, nakalipat kami ng bus. Kasama namin si Councilor Ponching Kujamat, si Pastor Ephraim Parulan. Barkada po kami, magkakaklase sa MA. At ang saya namin, sabi ko, ano kaya ni Sir Pasamba, si Sir Nemi? Si Sir Nemi po, natanda-tanda ko pa parang kulot, medyo makinis yung noo. Tapos pagkagaling namin ng ng Lagaview, tumuloy kami ng Legazpi at pagkatapos sumakay kami ng train. Yung pinakamahaba namin sakay ng train pabalik po ng Laguna. Tatay niyo po pala siya. Ay, salamat. Ano po, matagal na kami hindi nakita at school administrator na po marahil siya ngayon. Retired na! So, please extend my warm regards to him. Ngayon pong hapon, ang ibibigay kong mga tip para sa mga chorister o mga song leader, yung mga kabataang mahiling magpaawit, mga nanay, at kung mayroon mang ilan sa mga tatay na nagpapaawit. Ang pag-aawitan po, lalo na sa panahon ng song service, ang hangarin ito upang ihanda yung ating puso't isipan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. To set the tone for worship. Kung napansin niyo po yung ating mga awitan sa pagsamba, yung sa bandang unahan, may mga suggested hymns. At nakalagay po doon, kung ang serbisyo ay may kinalaman sa patay, may mga suggested hymns. Pwede tayong pumili doon. Kung tungkol sa pulong panalangin, mayroon din po. Doon, maaring tumingin yung isang chorister o song leader. Halimbawa po, ay may kinalaman sa binyagan. Lahat-lahat po nandito, pwede nating mapakinabangan yun, lalo na sa mga nagsisimula pa lang magsanay kung paanong magpaawit sa karamihan. Pangalawa po na tip, don't say o iwasan natin na sasabihin na bago po magsimula ang pagsamba, tayo muna'y mag-awitan. Ang pag-awitan po, bahagi na ng pagsamba. Ano po? Sasabihin, habang
hinihanda po yung ating panatuntunan. Panatuntunan pa ang binabanggit. Sorry. O kung ano man. Mas maganda pong pakinggan sa pagpapatuloy po at bahagi ng ating pagsamba, pagpuri sa Panginoon, tayo po'y sama-samang mag-awitan. Okay? Susunod po. Ang iba, napapansin natin, nagkakaroon ng panalangin bago magpaawit. Magandang bagay din po. Pero kung paano may mga payo na simula sa Sabbath School, yung superintendent lang ang babati, hindi pa ulit-ulit na palagi sa simula pa, Happy Sabbath, mamaya may tatayo ulit. Lahat nag-welcome na Happy Sabbath. Ganon din yung opening prayer, yung pagtayo ulit ng magpapawit, may prayer ulit. Sa bagay, mas madami panalangin, mas maganda. Pero kung talagang kailangan at gusto po nyo mag-pray, maikli lang. Simple yet meaningful. Huwag po kakahabaan. Maaring kunting paghingi, pakiusap na sa pamagitan ng amin pong pag-aawitan, puso't isipan, mabigyan po namin kayo ng papuri o kalwalhatian. Simpleng panalangin lang po. Ano? Then, tungkol po naman sa pagkumpas. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang song leader kailangang mag-beat. Ano po? Maaring tagapagsabi lang siya ng kung ano yung awitin, kung kailan tumayo, pangunahan. Kasi yung iba po, kaya ayaw maging chorister sa unahan, hindi daw sila marunong kumumpas. Hindi po yun hadlang kung tayo hindi marunong kumumpas at hindi na tayo pupuntasan para maging chorister o maging song leader. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kailangan tayong kumumpas. Ano po? Then, sa pagbibigay po ng pitch, kapag ka po may instrumento, ang chorister po, hindi po kailangan na siya magbibigay ng pitch. Hayaan niya po yung pianist o guitarist ang magbigay ng pitch. Ano po? Ulitin ko po, mayroon po kasi nagpapaawit na agad-agad siya na yung nagsisimula. May isang lupa yung may ano na kaagad, nakaset na yung pitch at inunahan na yung accompanist. Okay? Kapag ka may accompanist, ang magbibigay ng pitch ay ang pianist o ang guitarist o accompanist. Hindi po yung song leader. Maliban po na walang accompanist. Okay? Pagsasabi naman po ng hymn number at saka page number. Halimbawa po, ito ang ating awitan. Yung nasa taas po, yun ang hymn number. Yung makikita po natin sa itaas. Hindi po natin sasabihin, pakibuksan po yung ating Biblia sa pahina. Yung pahina po o page, yung nasa ibaba. Hindi po yun bilang ng himno. Talagang pahina nandun sa ibaba. Iba po yung page number sa hymn number. Maliwanag po? Okay, susunod po. Ang mahalaga sa chorister, unang babanggitin ay ang pamagat ng awit. Hindi lang isang beses, dalawang beses kung maaari po. Kung tayo po'y magpapaawit, banggitin ng malinaw ang pamagat ng awit. Hindi lamang isang beses, kumari dalawa. Nang sa ganun yung iba po na may mga awitan, alam nila yung awit na hanapin. Dahil hindi po lahat ay mayroong, anong tag doon, talatuntunan o index sa likod. Ano po? At kung paano mahalagang ulitin yung pamagat, ganun din po yung hymn number. Kasi yung iba, lalo naman sa bandang likod, baka po hindi masyadong narinig yung hymn number o bilang, ay nahuhuli po sila, hindi agad makaawit kasi naghahanap pa. Iba, malabo pa ang mata. Maliwanag po? So, nabigyan natin po ito ng diin. Pagdating po naman sa pianist at guitarist, kung paano po yung speaker, nananalangin, sabi ni Sir Pasamba, ang sekreto sa mga speaker kung bakit matagumpay at na-absorb ng mga listeners, dubli-dubling pananalangin bago pa po
pumunta sa unahan, gawin yung kanilang bahagi. Ganito din po ang kailangan gawin ng mga song leader, ng guitarist at pianist. Kung ang church ay dedicated, kung ang elder deacon ay ordained, kung maari nga po, ganun din, kahit na yung piano, ibig sabihin, itinatalaga para sa ganun lang na gamit o gawain. Same thing with the chorister o the song leader. Ano po? Kaya isang bagay po na para maging kapuri-puri sa Panginoon, kung paano ang chorister, iniaalay sa Panginoon yung kanyang paglilingkod, ganun din po yung guitarist at pianist. Then, kasunod po natin, sa lahat po ng mga formal na mga program, halimbawa dito sa district, kung ang ating district pastor isinama niya sa program kung sino talaga yung chorister at sino yung pianist, ini-inform po yun kaagad at may kumari may rehearsal. Itinitake note na po kaagad kung nakasa program na yung mga aawitin, inilalagay na anong pitch. Ano po? Nagre-rehearse sila. Kasi po, may mga pagkakataon na hindi kaya ng chorister yung pitch at professional yung pianist. Hindi lamang kung ano yung nakasaad na doon sa key signature ay yun na. No, pwede pong gamitan ng transposition. No? So, ito ay ini-advise, ipinapayo na bago pa yung pagsamba, mag-meet ang chorister at ang pianist o guitarist upang mailista yung lahat ng mga awitin at maisulat kumari kung saan o anong pitch ang gagamitin. Ano po? Kung standard man at kaya, okay. Kung kailangan itaas, yun yung tinatawag na transposition o kaya ay ibaba. Ano po? Kasi kung puro lahat ay sasabihin natin ay biglaan, puro instant, mahirap po kung minsan nagkakaroon ng pagkakahuli-huli. Sa iba po naman ng mga simbahan o iglesia, lugar, may dalawang nakakaintindi sa piano. Nagkakaroon po ngayon ng asahan. Kaya dapat yung leader o yung gumagawa ng program, sasabihin niya, ikaw gusto ko sister o brother ang maging pianist ngayon. Eh, mahirap marunong nga, madaming marunong, pero walang nakaready, hindi nasabihan. Hindi naman po yung kaagad-agad na pupunta doon at agawin yung pagtugtog sa organ, sa piano, ano po. Kailangan ay na-inform at nasabihan. Ganon din yung chorister kung paanong napapaghanda, nasasabihan. Ganon din po yung kailangan tugtog. Isa pa, halimbawa, kung ikaw ang nakatalaga, ay di, kung wala man, di ikaw ang magdadala ng gamit mo. No? Kasi ikaw ang nasabihan. So, mahalaga po dito na yung chorister at pianist nagkita na in advance bago pa yung pagsamba. Okay? At kung may mahaba-haba pa pong panahon sa pagpapaawit, hindi pa laging yung sabayan o maramihan. Pwede pong gawin po ng chorister na tulad ng ginagawa ng iba. Ito muna, then ito. Variation ang tawag doon. O kaya by bands, o kaya male, o female. Pwede rin po na ina-narrate nung chorister yung mensahe ng awit then bago awitin. Po, bahagi po yun o art ng singing pagpapaawit. Singing, playing instrument is a part of worship and a great part of worship. Hindi po ito ginagawa lang para sabihin ay sa paghahanda lang para sa pagsamba. Ito po ay bahagi ng pagsamba. Ngayon, ay tuloy-tuloy tayo sa mechanics po of music. Maliban din po na kayo may mga tanong, ay di atin pong sasagutin. Ang iba po, atubili, na manguna dahil sabihin hindi marunong kumumpas. Ang una po, isishare ko sa inyo ngayon, i-review sa mga marunong, yung mga regular beat. Salamat po kay Dayan sa anak po na ni Ma'am Edna, may-ari ng ating resort. Pinahiram po ako ng kanyang maliit na chalkboard. Okay? At ito po, isinusulat ko una yung 2-4. Okay? Pag-fraction po, ang tawag natin ay 2-4. Pero sa music po, hindi binabanggit na 2-4, kundi 2-4.
At sa music, walang gano'n na tulad sa fraction. Ano po? Ito'y sinusulat lang sa limbuhit o sa stop yung time signature o tempo sa pamamagitan ng ganito. At ang basa po dito, makikita natin sa mga unahan ng staff ng ating awitan yung time signature o tempo. Halimbawa po, 2-4. Sa basic po, sa elementary, ganito po yung kumpas ng 2-4. Imagine natin, ito po mula sa baba, kapantay ng baba, at yung nasa ibaba, kapantay ng pusod. Dito po manggagaling, kapantay ng baba, pagbagsak, kapantay ng pusod. Pwede tayong magsanay sa harap ng salamin. 1, pagbalik, 2. Ganun lang yung 2-4. 1-2. 1-2. Pero sa advance, parang ganito, parang bula. Kapag bagsak, palaging may balik, nagbabounce. Pagbagsak doon, 1, saka nabubuo. Babagsak ulit, 2, saka nabubuo. 1-2. 1-2. 1-2. Mas maganda. Ano po? Pero kung nalilito, pinakasimple ito lang. Taas-baba lang. Okay, yan po ang 2-4. Bigyan natin ng halimbawa po sa hymn number 342. 342. Okay. Mapapansin po nyo itong awit na ang Panginoon ay aking ilaw. 2-4 po ito ang time signature. Hindi ko po tatalakayin yung key signature dahil cancel po ito ng mga instrumentalist. Ang higit na nakakalam po yung mga pianist, guitarist, yung lahat na tumutugtog. Mahalaga sa kanila naman yung key signature. Pero para sa atin po, nasong leader, mga chorister, ang ating concern po, mahalaga, yun namang time signature o tempo. Pansinin po ninyo, maraming ganun. Ang tawag doon ay bar line. Bawat pagitan ng bar line, ang tawag doon ay measure. Yung last measure po, makikita nyo sa iba ba? Ay, nandun po yung karagdagan doon sa unang measure. Bawat nota po kasi may value. Kung 2-4 ito, dapat bawat measure, yung nota, ang lahat-lahat ng value ay 2 din. Ano po? Pero yung unang measure po ay kulang. Ibig sabihin noon, ang ating pagkumpas, pataas. Yung mauna. Preparation beat, nandito. Then, sunod doon, ang clue po, kung kayo chorister at nawala po kayo sa pagkukumpas, para po kayo ma-guide, pagtingin nyo, tingnan nyo lang kung nasaan na banda, at yung kasunod po, kagad na nota ng bar line, kailangan palagi pababa ang inyong kamay. Yun po ang isang tip o sekreto. Ano po? Bawat bar line, kung maaari, ang inyong kamay ay pababa din. Kasi yun din ang tinitingnan ng mga drummer. Yun din ang panon upang marinig ang bass. Na ito yung after ng bar line. Okay. So, atin po tayong lahat. Practice natin galing sa baba. 1-2. Yun yung simple, di ba po? Pagka naman medyo advanced, 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Okay? Pataas ito ngayon. Ang Panginoon ay aking ilaw, pakikisama niya gabit araw, sa lungkot at sa nasihay. Ano nga ang aking katatakutan? Ganun po. Ang patut, papasin niyo po, ito yung ano, bagsak ng barlang papabakay. Ilaw, awit ko siya at kagalakan. Ang Panginoon ay aking ilaw, tuwing na ako'y pinag-
At ito ay upbeat. Gusto ko naman kayong bibigyan ng example naman po ng downbeat na 2-4. 416. Ilan lang po ito ng mga halimbawa upang maunawaan. At pagkatapos po, kung may panahon pa ibibigay ko ulit kay Sir Pans pagsamba, pasamba para po naman sa mga principles po ng music. Ano po? 416. Ang pamagat po ay mga puyat, mga banal. Okay, 2-4. Ito po, mapapansin nyo bawat measure, una at dulo, eksakto ang bilang ng nota. Dahil diyan, sa taas magmumula ang kamay, preparation, at ang unang nota, pababa ang kamay. 1-2. 1-2. Mga puyat, mga banal, pagbuti, hinailawan. Hindi ko lang alam kung lahat may hap-up na awit. Pasensya na kung hindi na i-announce. Ano po, kasi mas maganda kung lahat-lahat tayo umaawit. Lahat-lahat din tayo nagkukumpas. No? Para praktikong ito, practice. Nang sa ganun, kahit sino sa atin, pakiusapan, magpaawit ka nga brother, magpaawit kang assister, lahat ay pwede at marunong. Okay? Dito po, may example po dito, mapapansin kayo dito, na mayroong nakaganon. Ang tawag po doon ay permata. Okay? Hindi po napatayagan o nais na maiwan itong awit na to na hindi yung nabigyan ng pansin. Yung pong nota na may parang mata na ganon, ang tawag po doon ay permata. At ipuprolong po nyo yung ano kung kayo nagbabayulin yung note na yun o kung kayo'y nagtatrumpet. Samantalang kung kayo nagkukumpas naman, kailangan yung i-hold yung inyong kamay doon sa tapat na yun, ano? Sa chorus, pansinin po nyo. Bakit po yan? Ang chorus ay... Yan, dumarating. Yan po, diba? Tapos, pagkasot. Nang buong dilagat ningning tayo na at sa lubungi ang maghahari sa atin. Ganun ulit po. Kasi mayroong permata. Ano po? Hindi yung... May permata na yung kamay mo tuloy-tuloy pa rin. Ano po? So, may example na tayo ng 2-4 na upbeat. May example na tayo ng 2-4 na downbeat. Pasensya po, maikli ang panahon. Kailangan tayo ay... Ano, kunti lang, limited lang yung example. Ano po? Dako tayo sa 3-4. Sa 3-4 po, ito naman ang pattern. Hindi 3-4, kundi 3-4. Sa basic, i-drawing ko po muna. At sa advance, ito po. 1, 2, at 3. Palagi po ang sa taas, kapantay ng baba, at yung sa ibaba, kapantay ng dibdib. Ito po yung basic tinuturo sa mga elementary. Kung nasanay po tayo dito, okay lang na gamitin po ito. Mula sa taas, bagsak, 1. Papunta sa kanan yung basic, 2. Balik sa taas, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan pinatrataan natin basic o elementary. Tinuturo sa mga bata. Sa advance po, ganito po. Pagka 3-4, ang kamay agad pakaliwa. Makikita po yan ng mga professional na conductor kung mali yung beat nung nasa unahan. Kapag ka 3-4, tapos pumunta sa kanan yung kamay. Okay, 1. Kasi po hindi doon sa ibaba na yun. Yung bounce na ng bula para buo. 1. Ganun sila. Dito lang dito, yung bagsak nun agad ang bilang. Pero dito, para mabuo, kailangan doon sa lukso o sa bounce, sa balik. 1, 2, then 3. Buo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan po ang 3-4. Ano po, puna natin ng halimbawa sa ating awitan. May bilang 210.
ang lahat sa aking kunina. Pansinin po niyo ulit, yung nasa unang measure, kulang po yung mga value. Dapat kasi lahat-lahat ng value ng nota sa isang measure ay 3 din, kasi 3-4. Ano po? Pagkakulang, ibig sabihin, yung karagdagan na nandun sa hulihang measure. Pansinin niyo yung hulihang measure, ang value nun ay 2. No? Yung nasa taas, 1 lang, pag pinagsama natin, 1 lang yung beat. So, ano ibig sabihin dito? Ito ay pataas. Okay? Ito ay pataas. Kung mayroon po kayong awitan, pwede po niyo ako sabayan. Okay, i-beat niyo po na muna. Gusto niyo basic? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magsisimula tayo dito kasi pataas. Ang lahat sa kikunina, Jesus ang itira. Okay? Pag-ganyan lang po, tuloy-tuloy. Pagka gusto niyo naman advance, okay? 1, 2, 3. Dito po. Pakaliwa agad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pataas tayo. Ang lahat sa kikunina, Jesus ang itira. Ganun po. Tuloy-tuloy po ito. Wala naman po itong permata. So, wala kayong post dito hanggang sa dulo. Ano po? Wala po akong example naman ng tie at saka slur. Kapag ka po may mga nuta na magkakasama, tapos may pagano'n pero walang tugtog, magkakaiba po yung lugar, inaawit po yun ng tuloy-tuloy, yun po ay slur. Pero pagka naman magkakasama yung pinagkakalagyan ng nuta at may ganun, ang tawag ay tie, inaawit lang ng parang isang nuta naman yun, tuloy-tuloy. Ano po? Magbigay naman po tayo ng example po naman ng isa pa, 418. Nangako siya sa mga tapat. Ay, pataas pa rin po ito. Ano, pasensya na, inunahan ko kayo. Sa susunod, tatanungin ko kayo kung upbeat o downbeat. Anong ibig sabihin yung preparation nyo? Saan manggagaling? Sa ibaba ba o sa taas? Pagka-upbeat, ang preparation ay sa ibaba at ang unang nota, pataas. Yun ang tinatawag na pataas o upbeat. Okay? Ito pong nangako siya ay pataas. Okay? Ulit po tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So dito tayo magsisimula. Na. Pagod ang bagsak. Nga. Ano po ha? Na. Tapos ang nga, bagsak na. Nangako siya sa mga tapa, ang sabi ako ay ba. Pakanyan, kasi nalilito yung iba sa akin, pagpunta ko dito, dun po gumagaya. Dapat pabalik naman po kayo. No, kaya dito kumara para pagpunta ko dito, dito rin kayo. Pag dito ako pupunta, dito din kayo. Pag nakaharap ako sa inyo, ay di opposite po tayo. Ano? Ito pong nangako siya, isang example po ito ng 3-4. Pero doon po sa last, mayroon po itong permata. Ano po? Ano nga yung tono ng last? Si bayan ang gapoy dumating, bayan ang liyan ang tanggapin, puso na talan, kung kami. Magtibay nga kayo. Ito po, may permata doon sa taas na yun. Then, ako'y duahintayin. So, yung pong sa taas ng kayot, sa last line, may permata, mag-hold yung chorister, yung song leader. Okay? Then, tuloy po ulit, pataas din, bagsak lang ko'y, then tuloy, hanggang sa dulo. Tapos tuloy lang ulit, hanggang sa kasunod na stanza. Okay. Kwan po tayo? Pababa, may pataas pa rin, isa pa. With permata, ang pangalang anong tamis? Hymn number 14. Hymn number 14. Tingnan po niyo, ano po ito? Pataas, pababa? Ito po ay 3-4. Ano po ang value ng note sa unang measure? 1 lang, kulang. Di ba po? Ang last measure po, nandun yung 2. Yung
yung kabuuan nung nasa unang measure. Ibig sabihin, dapat ang preparation sa baba at ang unang awit pataas. So upbeat pa rin po ito ng 3-4, no? Ang pangalan, anong tamis, nakakaalis ng hapis. Palagi po pataas. Then, pansin ninyo, tuwing tapos ng bar line, ang kamay bagsak pababa palagi. Halimbawa, nawala yung kamay nyo, naligaw kayo. Tingnan nyo lang kung saan labad na yung awit. Pag nakita nyo yung bar line, bagsak agad ang kamay nun. Tuloy-tuloy lang yung pattern na 3-4. No? At hindi po kayo maliligaw. No? At kailangan lang po araw-araw din, tulad din po ng may practice. Ganun din po yung mga chorister. Rini-require po yan palagi mag-practice araw-araw, 15 minutes, magkumpas ka sa harap ng salamin, umaga, hapon. Ganun po yun. Kahit na kahiga. No? Si Sergius bihiran na magkumpas. No? Kadalasan na lang nagtumutugtog, ganun. Yung asawa ko naman, iba naman ang nasanay niyang kumpas. Palaging 2-4 lang yata, taas, baba. Okay? Dito po sa atin, pansinin niyo yung nasa hymn number 30. Hymn number 30. O Diyos na marangal. Kayo nga po magsabi sa akin kung ano ito. Pataas o pababa? Upbeat o downbeat? Sige nga po. Very good. Very good. Ito po ay downbeat. Bakit? Dahil ang unang measure ay kumpleto po. Tatlo. Ano po? Binubuo ng 3 counts. Yung mga nota na bumubuo po sa unang measure ay kumpleto. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gamit ko po yung advance, hindi yung basic. 1, 2, 3. O Diyos na marangal, kami ay tulungan, magawitan, ngalay papurihan, sa kalwalhatian, kami paghapian, amang banag. Kung tapatapos na po, last line, gagamit din tayo ng pagkakat. Ano po? Okay. Paano po sa ating himno kung wala kayong makitang time signature? Walang nakalagay na time signature. Sabi mo, pwede po ba yun na nawala ang time signature? Tingnan po natin ang hymn number 392. 392. May awit po tayo sa himno na marahil hindi nalagyan ng time signature. Okay? Hymn number 392. Hindi ako, kundi si Kristo. Nakita po nyo, kung sa pahina po ay 433. Mapapansin po nyo, walang time signature. Ang nakalagay lang po dyan ay key signature. At ang nakakaintindi po nyo na yung pianist tulad ni Miss Madali. Ano po, yung mga nakakaintindi po dito sa pagtugtog. Yun naman magsasabi kung anong pitch o anong key. Okay? Tayo po mismo ang titingin kung walang time signature. Bawat measure, ilan po ang nabubuo na kumpas? Ilan po? Bilangin nga natin, una po na measure ay quarter note. One lang yun, di ba po? Yung susunod na measure, meron tayong half note. Kasunod ay quarter note. 2 plus 1, ilan? 3. Ibig sabihin, ito po ay 3-4. Wala man pong time signature na nakasulat, malalaman mo sa mga value ng notes na nakalagay sa bawat measure na ito ay 3-4. No? Nasusundan niyo po ba? Naintindihan niyo? Sana po, yung maikli natin na pagbabahagi ay maging makabuluhan. At doon naman sa mga dati na, ay review po ito. Review. Dadako po tayo sa 4-4. Sa 4-4 po naman, ganito po yun. Ang basic. 1, 2, 3, 4. Pagka naman advance, ang bounce kanan agad.
1, 2, 3, and 4. Hindi yata tumatalab yung ano po, yung chok. 4-4 tayo. Okay po, sa basic. 1, nandun ang 1. Papunta sa kaliwa, parang sa 3-4 na advance, nandun ang 2. No? 1, 2, 3, 4. Parang bumubuo lang ng side of the cross. 1, 2, 3, 4. Yung tinuturo sa mga elementary. 1, yung bagsak lang doon, walang bounce, parang yung bulan na binitawan mo hindi lumukso. Dumikit sa sahig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero sa advance po, buo, mayroong bounce, parang bula. Okay? At ang advance po, tinuturo sa college yung mga graduate ng MBC, graduate ng AUP, alam po nila ito. No? Sa kanan ka agad, 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Okay? Basta palagi po, huwag natin ilalampas itong una sa may baba at yung palagi ito, pantay-pantay ang sa ilalim naman, kapantay ng puso. Mas mababa naman po yung mga bounce, hindi kapantay ng baba. Kasi yung palagi tataas lang yung unang beat. Ito po. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4. Pakalan palagi po. 1, 2, 3, 4. Samantala yung basic sa elementary, yung pakaliwa po siya. Okay, example po ng 4-4. Hymn number 106. Kung ang trumpeta ng Diyos. Kung may awitan po kayo, pwede po nyo buklating at sabayan nyo ako sa pag-awit at pagkumpas. Ano po, ito po ay praktikum natin. Sabihin nyo nga po sa akin kung ano po ang preparation beat. Ito po ba ay upbeat o downbeat? 4-4. Ibig sabihin, bawat kumpas kailangan ay 4. No, ang total ng value ng mga notes. Ang unang measure lang po ay kulang. At nandoon sa dulo yung 3. Okay? Ibig sabihin, ito ay, ano po? Ito ay upbeat. Subukan natin yung ano, yung basic. Pakaliwa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dito tayo ngayon sa pataas. Kung ang trompeta ng Diyos ay marinig na ng lahat. Basic po yung ginagamit natin, ha? Pagka naman gusto nyong i-advance, salit na ganun lang, parang nabuo na cross, ang unang bagsak papunta sa kanan. 1, 2, 3, 4. So ang preparation dito, patas naman. Kung ang trompeta ng Diyos ay narinig na ng lahat. Tuloy-tuloy po yun, ha? So pwede po natin practicein. Ano po, buhay natin yung awit? Lahat magkukumpas? Lahat ay awit? O sige po. Kanina si Sister madali, sabi ko, Sister, may dala ka bang piano? ano po? Okay. Preparation beat po tayo, kunwari. Halimbawa, nag-intro na yung piano. By the way po, pagkasong service po, yung pianist, ang ibinibigay lang ng intro, sa mga ano po ay kung hindi yung last line, yung first line lang. Binubuo po yung tugtog ng pianist sa mga opening song. Yung orientation po sa mga pianist or accompanist, pagka opening song na yung intro, bubuin na para may time talaga ang lahat na makapagbuklat at handa at lahat makasabay sa pag-awitan. Yun naman po ang purpose noon, no? Para lahat ay makasabay sa pag-awit. Okay. O kaya kung may projector, edi may panahon pa sa paghahanap. Tamang-tamang magsisimula, nakapagbibigay ng intro yung ano ng buo, naka-ready na rin doon sa slide. Okay? Preparation B. Anong gusto niyo gamitin? Advanced o basic? Advanced. Ako po, papunta dito, kayo opposite. Ano po? Magkabaliktad tayo. Basta ang unang bounce pa kanan kung advanced.
Kung ang trompeta ng Diyos ay marinig na ng lahat, at ang umaga na may mamanaan. Kung sa Kanya ang tanang maliligtas ay matipon, ako ay hahatid at duroon. Kung iba na ang pagkaka sa Kanya, ako ay harap. Kung iba na ang pagkaka, kaksakoy kasama ng mga liligtas. Kunwari last line na, kakat natin yung dulo, then ganun, okay? Isa pa pong isang poll ng 4-4. Ano po yun? 398, ngayon iniisip ang magandang lugar, may permata po ito. 398. Ano po ang preparation bit? Si Mrs. Siga, alam niya kaagad. Ayan, upbeat, nakakaintindi. Ano po, graduate din yata ng EDC. Okay. Practice ulit tayo for 4. Ano, advance? Ang gusto niyo o basic? Advance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pakanan. 1, 2, 3, 4. Parang dinodrawing po natin yung pattern sa hangin. No? Yung una, palagi dito lang. Pero yung mga bounce, mas mababa. Mga hanggang dibdib lang. Then yung ilalim, pantay ng pusod. 1, 2, 3, 4. Then, sabi ni Mrs. Siga, ito ay pataas. Ang una, upbeat, no? Dito. Ready, go. Ngayon iisip ang magandang lugar, nasasapitin ko ngang tunay. Ang putong ko kaya may bituing taglay, kung ako ron ay dumatal. Pababa, after ng baray. Hagabituin kaya sa aking putong paglubog ng araw. Sa hapon, may permata po. Sa lugar ng pahingan kong dumangon, may permata po muli. Magkabituin kaya roon, may permata po uli. Bali ng permata po yan. 1, 2, and 3. Tuwing sa tapat ng permata, taas ang kamay, ipuprolong. Okay? So mapapractice po ninyo yan. Okay, isa pa po, hymn number 54. Pastor, iksinyasan nyo lang ako po kung napapahaba po. Puro sa technical po ito ng music. Yung principle, ibabalik ko po kay Sir Pasamba. Ano po? Kasi hindi ko po alam na yun ang dapat pala sana. Siguro na gusto nyong ihanda po, Pastor. O tama, okay lang itong akin sa technical po. Sa principle, this is Sir Pasamba na po. Ano? Ito isang libutan ng Ama. Ano po ito? Upbeat, downbeat? 54. Sige nga, sabihin niyo lang po sa akin. 4-4? Ano po ang preparation? Okay, tama po. Ang una pong nota, preparation natin yung pataas. Okay, isa pa. 353. Hymn number 353. Paborito ito, ipaawit ni Sister Joy Magracia. Standing on the Promises. Tingnan nyo nga po. Anong preparation? Downbeat, upbeat. Buo po yung unang measure, no? Yung last, ganun din buo. Ibig sabihin, ang unang nota kailangan ay bagsak, pababa. Okay? 353 po, nakita nyo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pababa. Standing on the Promises of Christ, through eternal ages and his praises sing. What else I mean? Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Four. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. May permata po. I'm standing on the promises of God. 1, 2, 3, 4. Yung last measure po ay whole note. Apat po yun ako pa.
1, 2, 3, 4, bago pumunta dun sa second stanza. Okay? So tingnan po niyo yung value ng mga nota para po masabayan niyo yung kumpas. Ngayon, lahat po ng binigay ko ay regular beat. Dadako naman tayo sa ilang halimbawa ng irregular beat. Okay? Halimbawa po ang 2-2. Ang 2-2 po, pwede nyo rin gamitin ang 2-4. Na kumpas, 2-2. Taas, baba din po. Sa elementary po, tinuturo ito, cut time. May cut time. Bawat nota, kailangan bagsak ng bagsak. Taas, baba lang po yung 2-2. 1-2. 1-2. Pasensya na yung chok, hindi masyadong klaro sa ating blackboard. 4-4-7, halimbawa po. 4-4-7. Irregular beat po ito. Bakit po nasabing irregular beat? Kasi po yung nasa ibaba, hindi 4. Yung lahat na nasa ilalim ay 4. 2-4, 3-4, 4-4. Lahat po yun ay regular beat. Pag yung nasa ilalim na bilang ay hindi 4, irregular beat. Tulad nito, 2-2. Okay? 447. Hymn number 447. Love at home. Gagamitin niyo po ang kumpas na 2-2. 1-2. 1-2. Bagsak lang ang bagsak. At bawat nota po dyan, kailangan kamay, bagsak lang bagsak. There is beauty all around when there's love at home. Ano ba tunog nito? There is joy in every sound. There's love at home. Basta bagsak lang na bagsak. There's plenty. There's love at home. Yan. Basta bagsak lang na bagsak. Tuwing may tapat po na nota dyan, bawat bigkas, bagsak lang na bagsak ang kamay. Yan po ang 2-2. Ano? Bagsak lang na bagsak. Tuwing may bigkas na awit o pantig, nota, palaging pababa na kamay. Yan ang 2-2 o cut time. Okay, paano po kung 6-4? 6-4. Sabihin naman natin, lumampas naman yung sa taas na bilang, mas malaki. Ano? Sabihin natin ay improper fraction. 6-4. Dapat sana kung regular, ay mas maliit yung nasa itaas. Ang gagawin nyo po, conversion. Saan po pwedeng pinakamaliit na hati nung 6? Pababa, na may kapartner. Pwede sa 2. No? Pwede pa sa 2. 2, 4, 6, di ba po? Pag 3, 6, malaki pa rin. So, ang gagamitin mo pattern pa rin dito ay 2, 4. No, ang gagamitin ng pattern ito, 2, 4, 1, 2. Ano pong kumpas na irregular sa 6, 4? Kasi po, kapag ka sa tamang pagbibit, at ibibit mo sa 6, 4, hatiin mo, dito yung tatlo, dito rin yung tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun. Samantala kung i-convert mo siya, yung normal gagamitin mo, 1, 2, 1, 2. Simple lang po. Pero, siyempre, ay, kwan po ito, slow 2-4. 2-4 ang pattern, pero mabagal naman po ang paggalaw. Okay? Hymn number 80. Hymn number 80. Ang Panginooy na naog sa lupa. Ano pong preparation? Upbeat. Very good. Okay, ibibit natin sa 2-4. Pataas, bagsak. Ang Panginoon na naug sa lupa taglay. Ay, sorry. Slow 2-4. Ganon. 1-2. Pataas sa'yo. Ang Panginoon na naog. Yun. 2-4 pero slow. Ayan. Naibibit natin yung 6-4. Yung pattern sa 2-4, pero hindi siya kasing bilis ng 2-4 talaga na regular. Mas mabagal siya. Ganun. Parang lalagyan mo ng kunting ano yung kamay mo para bumagal. Yung mga dulo ay pinapaganun. Ayan.
Kaya yung iba pa kasabihin yung mahar, yung mga lalaking magaling magbit, may pagkaganoon. Yeah. Okay? Halimbawa naman 9-4. 9-4. Dalawa na lang po na halimbawa. Mataas pa rin yung sa itaas, ano, improper fraction. Dahil dito, irregular bit siya. Yung 9 saan pwedeng dalhin? Very good. Yung 9-4, pwede mong gamitin yung pattern ng 3-4. Okay? Ganun lang po yun. Yung 9-4 na irregular bit, ikukumpas mo sa pattern ng 3-4. Para hindi ka na mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang daming pang ganun. Bawat ano, may kanto-kanto pag yung totoong bit ng 9-4. Ganun. Eh, pero ba't ka man papakahirap kung pwede naman sa, kung basic ay 3-4. 1, 2, 3. Di ba yung basic, ganun lang? 1, 2, 3. O kaya kung advanced, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa advanced, 1, 2, 3. Kung basic naman, 1, 2, as pakaliwa. 1, ah tama nga, pag-advance pala pakanan, baliktad nung advance. 1, 2, 3. Ito, ayon kay Mrs. Siga, ay upbeat. Ang Panginoon nanaog. Slow 3, 4. Sa lupa lay bagsak sa atin ang sugo ng ganun po ang flow niya basta yung tuwing tapos ng bar line ang kamay ay pababa ha 1 2 3 tapos patas lang sa bas na so balit siya inalis inaba at inapiat kinucha. Yan, slow 3-4 na beat mo sa 9-4. Isa pa pong kuan. Halimbawa, pero kayo na lang po ang mag-practice. 6-8. Yung iba po, may mga example pa ako doon tulad ng sa yung kanina ay 80, may isa pa po isang pulong 388. Sa ano pa rin po yun, sa 3-4, slow 3-4 pero 9-4. Samantala ngayon punta natin ang 6-8. Ibibit naman natin yung 6-8 sa ano po. Yung anong pwede pinakamaba sa 6? 2-4. Okay? Ang 6-8 po, irregular beat na 6-8, pwede mong gamitin ang pattern na 2-4. Paano po yung 2-4? Taas pa lang. Okay, slow 2-4. 348. Ano po ito? Ang preparation, upbeat o downbeat? Upbeats. Tama po. Salamat po. Ano po tayo? Ano muna? Ready? Pataas, then baba. Ganyan lang po, no? Pataas, pababa. Ganyan. Kahangahangang taga paligtas ko. Parang ganun lang. Panginoon. Yung pattern lang po na 2-4 pero slow. Slow 2-4 para po sa 6-8. Kaysa sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung bawat bilang kasi noon may kanto kung sa totoong pagbilang ng 6-8. Ano po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samantala pwede mo naman i-beat sa 2-4. 1, pero slow lang siya. Slow, 2-4. Then ito'y patas. Ang ano? Kahangahangang taga paligtas ko ang Panginoon kong Jesus. Okay? At sa mga technical po, marahil sa susunod na pagkakataon pa po, pwede pa tayong lumaot, magbigay pa ng advance. Yung ito po, yung binigay ko lang po na pangunahin na kailangan ng tagapagpaawit.
Kung gusto niyo rin po malaman sa susunod yung mga iba pang mechanics, kahit sa mga kisig-mikyor, pwede po natin ibahagi. Eh, ayaw ko pong makahaba, gusto ko ibalik kay Sir Pasamba kasi yung principle of music po ay mahalaga. Maraming salamat po. Ako po ay 1 minute lang po. 1 minute lang ito, Pastor. Kasi mahabang debate talaga ang music. Pero hindi na kailangan ng debate ngayon sa music. Alam niyo kung bakit? Lalo na sa mga Seventh-day Adventist, merong prescription ang Diyos ng music. Nakita ni Sister White sa langit ang heavenly worship at heavenly music sa kanyang mga dreams and visions. Praise the Lord! Noon kasi nakikipag-debate ako sa music. By the way, noong unang panahon, lahat ng klase ng music gusto ko. Jazz, rock, at saka ano. Lahat! Pero nung lumaki na yung mga sound system ko na ginagamit ko sa ministry, medyo nakinakabahan ako. Kasi nung pag ako nakikinig ng rock music dati, ako lang yung apektado, saka yung mga malapit lang. Pero nung may sound system na ako lang, laki-laki! Pag pinatugtog ko buong barangay ang nakakarinig, nanalangin ako sa Diyos. Lord, malaki na ang influence ko. Gusto ko ang mapapatugtog ko lang yung gusto mo. Ano ba ang gusto mong gawin mo sa music ko? At nung pinanalangin ko yun, ginamit ng Diyos ang isang theology graduate, si pastor ng distrito ngayon sa may Cavite, Ivan Remocal. Araw-araw siyang pumunta sa aking office. Sir, pakinggan itong music na to. Sermon na to about music. Nabasa ko na yung sa book ni Bakyoki na Christian Rock and something na pinupulaan lahat ang rock music, pero hindi ako nakumberte. Kaya hindi ko kinukumberte yung mga rockistra ngayon. Kasi ang, hindi ko alam. Pero nung pinakinggan ko, inaraw-araw ako ni Ivan sa office ko. Sir, Linggo. Sir, pakinggan mo to. Sige, pag may time ako. Lunes, sir, napakinggan mo na? Hindi pa. Tuesday, inaraw-araw ako hanggang Friday. Sabi ko, seryoso ata tong taong to. Actually, ako yung namigay ng DVD sa kanila. Pero hindi ko pinakinggan lahat ng 8,000 na sermon sa DVD. Sila, may time sila, pinakinggan nila at yung mga ganda, sinasuggest nila sa akin. Nung pinakinggan ko, nagbago ang aking pananaw sa music. Dahil sa ministry ni Pastor Ivor Myers, na dating hip-hop, African siya, Jamaican, so itim siya, hindi mo pwedeng sabihin cultural yung mga itim ganun. Pastor din siya, may theology background, at musician din siya dahil may kontrato siya sa Southern BMG. So, ginamit ng Diyos at umiba yung aking pananaw sa music. At dinidebate ko na ngayon yung mga rockistra. Hindi dapat ganyan. Dati kasi yung mga music major yung inaaway ko eh. Pero binago ng Diyos. Alam ko na yung katotohanan, pero hindi pa open yung aking puso. Pero nung pinanalangin ko, Lord, ano ba ang gusto mo? Yung mga katotohanan na doon, saka lang lumiwanag sa aking isip. Pero ngayong mga panahon, kung naniniwala kayo kay Sister White, wala nang debate. Bakit? Humanap kayo ng taong nakakita ng heavenly music. Nakita ba ng gator? Hindi. Pero may maganda silang song, may hindi silang magandang song. Nakita ba ng faith first? Hindi. Pero may maganda silang song, may song din silang parang yung sa Australia, yung mga ano, stop. So, my prescription, nung nakita ni Ellen G. White ang heavenly music, sabi niya, gusto kong ituro sa ating church. Gumawa sila ng hymnal ni James White. Ang pangalan ng hymnal, hindi ko alam kung anong pangalan. Pero yung director ng General Conference, ng E.G. White Estate, ng General Conference, kinolekta niya lahat ng favorite songs ni Ellen G. White according sa mga kamag-anak. At kinumpire niya sa isang book. Ang pangalan ng book ay Songs of Zion by Dr. James Nix, na current na E.G. White State Director. At several years or months ago, nag-open yung E.G. White State sa IAS, kinanta namin lahat! Lahat ba? Dalawang oras kami nagpa-piano at kumakanta at nakatingin sa mga nota. So, kung gusto natin malaman ang sigurado na music, na style na meron sa langit, yung nakita ng ating propeta, at yung nakita niyang mga kanta ng mga ibang church na kamukha nung nakita niya sa langit. At pinakolekta niya kay James White yung mga songs. Ginawa nilang hymnal.
At kinolekta pa ni James Nix lahat yung favorite ng mga hymns. Kaya yung mga kinakanta ni Sir kanina, ang ganda sa tunog. At may kwento pa ako doon sa isang book, yung mga angel, na hindi yung mga missionary na hindi makarating dun sa bundok. Pagdating nila doon, bakit itong mga tao sa bundok na hindi nararating ay marunong kumanta ng Adventist songs sa hymnal? Yung parang tinuturo ng angel sa kanila yung kinakanta natin sa hymnal. Ang pinaka-safe ay yung prescribed. So, kung gusto niyo pa ng principles, yun ang shortcut. Doon sa book na Evangelism, sa section 16, meron doon ang tawag The Ministry of Song. And meron isang pinakasummary rin dito na pinakamadaling timbangan kung ano ang right music or not. Ang sabi dito ay the music which is acceptable to God is the music that softens the heart. Yan. That softens the heart. Yung mga nakakatigas ng puso, nakakamang-rebelde, hindi yun yung acceptable to God. So yun po ang references sa book na Evangelism. Sa EGY State, Pacific Press, ang pangalan ay Songs of Zion ni Dr. James Nix, or ang ibang pangalan ng book ay Early Advent Singing. Yung style, hindi ko naman sinasabing yun lang yung pwedeng kantahin. Yung style nun, yun. Yung style na nakita ni Sister White sa langit. Yun po yung mga, so, Evangelism book, at saka sa Pacific State, sa Dr. James Nix sa EGY State. Yun lang po.